Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo. At ngayon mga kapatid, ating sasagutin si Michael Sandoval, ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, tungkol sa kanyang hamon. Oh, hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you. Oh, so may hamon si Sandoval mga kapatid. Payag ba kayo na kami ni Sandoval magkaharapan sa isang grand debate? May hamon si Sandoval. Oh, hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego, ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Doon okay. Sa so, yun ang isa sa mga hamon at akala ko sasabihin ni Mr. Sandoval na hinahamon kita sa isang pampublikong debate. Pero payag ba kayo na magkaharap kami ni Sandoval? Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo mga kapatid upang ating sagutin ang hamon ni Sandoval tungkol sa sabi niyang ipakita. Pero nagtaka ako dahil pag si Elisio Soriano ang sinagot ni Sandoval, away, tinatawanan lang niya. Pero nang ako'y sinagot ni Sandoval, away, parang nanginginig siya. Di lang natin sabihing sa galit. Pero wala tayong makitang patawa-tawa na Sandoval. Totoo kaya yung sinasabi ni Ramel Farba na kaibigan niya na ang sugat pag maapakan ay talagang masakit? Bakit? Dahil ating ibinuking sila si Panoncelio at Sandoval kasi mga kapatid. Sa pagputol nila, pagchap-chap nila, sa pahayag mismo ni Father Abby Arganiosa. At kaya sumagot si Sandoval at may hamon siya. Pakinggan natin. Hindi papasa. Kaya mayroong isang tinatawag na Catholic Faith Defender, palibasa, hindi pasado yung pangalan ng iglesia o relihiyon na kanyang ipinagtatanggol. Ang ating iglesiyang ipinagtanggol o mano mga kapatid, hindi pasado. Kung siya mismo ang magsabi, dahil siya ay ministro ni Felix Manalo, natural na lamang sasabihin niya, hindi pasado. Dahil ayon sa kanya, dapat litra po litra. Tingnan natin kung wala bang ibang mga salin na mabasa natin litra po litra. Pero anong ginawa? Ever fine. The name Roman Catholic Apostolic Church. Anong ginawa? Hindi umano mabasa ang One Holy Catholic Apostolic. Tandaan ha, sa Biblia umano, hindi mabasa. Anong ginawa? Ang ginawa umano, ang pahina ng Mateo 16:18, pinalitan ng kanyang sariling pinagawa sa, sabi nga, isa imprentahan. Para yun ang sabi ni Sandoval. Pinalitan. Una, pag mag ako sa ka, saksi ka ba na pinalitan?
Ikalawa, saan po ba na printing press pinuntahan? At sino bang nagsabi sa inyo? Baka yung tatlong Bible na Protestante, pati na ang kay Baxter, sasabihin nyo naman na, okay, pinalitan, tinanggal ang pahina. Pero mamaya, pakita natin, yung isa lang muna, yung iba ay gagamitin natin. Pag matuloy ang hamon eh, Sandoval, na gaganap sa pampublikong debate, mga kapatid. Okay, tuloy natin ang pahayag ni Sandoval. Sa Matthew 16:18 na, I will build my Holy Roman Catholic Apostolic Church. Eh, wala po nun sa anumang sali na tamang sali ng Biblia. Oh, wala po umano sa anumang salin ng tama na Biblia. Meron pala sa kanila piki na Biblia. Halimbawa, yung Gawa Kapitulo 20-28 na palaging ginagamit niyo sa original Greek Bible, eh, hindi yun mabasa. Sasabihin ba ninyo na yung tama na Biblia yung kang George Lamsa dahil sa original Greek Bible hindi mababasa? Dahil bawat doktrina ng INC may katumbas na version ng Biblia. Okay, ituloy natin siya. Hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong. Oh, inihintay ko, lalo na kung sasabihin mo na pagkatapos nitong pandemic, magsagawa ng pampublikong debate at ikaw ang kaharap, ay welcome na welcome po, Sandoval, ha? Welcome na welcome talaga. Tuloy natin siya. Nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego, ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Mali! Oh, imagine mo na eh, ministro ka, sabi mo sa original Greek and Latin, ipakita po ang nakalagay one Holy Catholic. English yung hinahanap mo, hahanapin mo sa Latin at Greek. Naku, ito talaga si ito talaga si Michael Sandoval. Oh, dapat ang sabi mo, may katumbas ba ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa original Greek and Latin? Di pwedeng sasabihin mo. Trinity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego. Ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church, hahanapin mo sa Greek. English yun, hanapin mo sa Greek at Latin. Naku, pero ipakita natin pa yung Greek and Latin, mga kapatid. Okay. Nagtaka lang ako ni Sandoval, bakit pag si Elisio ang sinagot mo, patawa-tawa ka. Pero pag ako nang sinagot mo, ay parang nanginginig si Sandoval. Ha? Tama ba yung sinasabi ni Parba na ang sugat pag maapakan talagang masakit? Okay. Tuloy natin, may dagdag siya. Yung mandaraya umano, dapat hindi na humarap sa mga tao. Kita nyo, at tinitiyak ko po sa inyo, lalo kayong malulubog, nakakahiya po ako naggumawa ng ganung pandaraya sa kababayan natin. Hindi na ako haharap sa tao. Totoo yun, oh? Oh, pero nagtaka ako, mula nang naitatag ang inyong iglesia noong 1914, sa Punta Santa Ana, Manila, hanggang ngayon, patuloy pa kayong humarap. Ay, tuloy natin. Hindi ito personal, ha? Okay. Ang puso. Okay, tuloy. Ipakita nyo. At tinitiyak ko po sa inyo, lalo kayong malulubog, nakakahiya po ako naggumawa ng ganung pandaraya sa kababayan natin. Hindi na ako haharap sa tao. Oh, yun, mga kapatid. Kung siya o mano ang gagawa ng pandaraya, hindi na umano siya harap ng tao. Nakakahiya po ako naggumawa ng ganung pandaraya sa kababayan natin.
Hindi na ako haharap sa tao. Bakit hanggang ngayon humarap pa kayo? Ha? Ipaalala ko sa inyo, ha? Ipaalala ko sa inyo. Diba? Sabi mo, pag ikaw ang gumawa ng yang pandaraya, hindi ka na haharap sa tao. Kung ako naggumawa ng ganung pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Oh, bakit? Oh, balikan natin siya. Hindi na po. Nakakahiya ay kung may kahihiya. Kung may kahihiya. Okay, balikan natin. Bakit sumagot si Sandoval? Bakit hindi niyo nakita ngayon na yung mukha niyang habang sumagot siya kay Soriano may patawa-tawa? Ha? Eh, totoo talaga ang sinabi ni Parba na ang sugat pag maapakan ay talagang masakit. Bakit? Ibinuking natin sila. Ha? Ano ba ang ginawa nila? Ano po ba, paalala lang, ano po ba ang marketing strategy ninyo? Ha? Okay. Balikan natin dahil tandaan niyo, sabi ni Sandoval, pag siya o mano ang gumawa, mga kapatid, abay, hindi na siya haharap. Kung ako naggumawa ng ganung pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap sa tao. Okay, balikan natin sila si Panoncelio. Kung ano ang ginagawa nila at ano ang marketing strategy nila upang makaakit ng mga Katoliko, lalo na sa mga mahihina sa pananampalataya. Balikan natin, paalala natin, ito. Pero ano po ang iminamatwid, alang-alang sa inyo mga kaibigan, ano po ang iminamatwid ng mga depensor ng Iglesia Katolika sa mga pag-aalaala nila, mga gawain may kaugnayan sa mga yumaong kamag-anak, at bakit daw po nila ito ipinagdarasal? Anong talata po ng Biblia ang kanilang pinagbabatayan? Dahil sa nabanggit nyo, ang pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, di sinatanongin natin ang mga otoridad nila, halimbawa, Defensor Katolika. Oh, so kung ano o man ang mga talata, ha, pansinin nyo, ang tinanong, mga talata. Eh, ayaw naman ni Karine, sila tatanungin natin. Pero nagtaka tayo, mga talata ang hinahanap, bakit isara ang talatang ipinakita at pilit, pinotol, chinap-chap upang ipalitaw na si Father Abe ay nagkamali sa pagsisitas. Balikan natin sila si Sandoval at si Rene. Katoliko, dahil sila ang nagtuturo kung anong aral o doktrina na itinataguyod ng Iglesia Katolika. Opo. Panoorin po natin. Ang tanong ay, Father, bakit po natin pinagdarasal yung mga namatay na? No? Bakit daw tayo nananalangin sa mga yumao? Sapagkat pinakikita nito yung ating dagal bilang tao. Mm-hmm. Ano ba ang tao? Ito siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatapos doon yung kanyang buhay? Subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ang ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3, verse 6. Yan lang mga kapatid, ha? Exodus chapter 3, verse 6. At napansin niyo, pinutol nila. Pagkatapos, may conclusion sila. Ang ipinapapansin po natin dito, kapatid na Rene, yung ginamit na talata, Exodus 3:6. Ulitin ko po, Exodus 3:6. Tanong, yun bang sinabi na ang Diyos daw po ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Yun po ba ang nakapaloob sa Exodus 3:6? Walang ganong pahayag doon sa talatang yon. Wala po. Nililinaw natin, kapatid na Michael. Mm-hmm. Hindi dahil kasi gumagamit ng talata at sinasabing, yun ay nasa Biblia, dapat ng paniwalaan. Ang dapat mo na alamin, talaga lang nandun yun sa talata. Basahin po natin ang Exodus 3:6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat
siya'y natakot na tumingi sa Diyos. E binasa na natin ang 3:6 ng Eksodo. Wala minanggit ito tungkol sa ang Diyos ba, Diyos ng mga patay, Diyos ng mga buhay. Opo. Kaya nga, dito po ay mapapansin natin na pangalawang beses na tayong binobola ni Mr. Abe. Ibig sabihin, mga kapatid, pangalawa ng beses na chinap-chap nila. Pero, ituloy natin. Pinagbabatayan niya. Kasi sumisitas po siya, pero hindi naman yun ang nakapaloob doon sa laman ng talata ng Biblia. Halimbawa, sa episode 7 na ginamit niya sa nakaraan na yung Genesis 19:3, si Abraham daw po ay dinalaw ng tatlong anghel. Oh, so, sa susunod, ating sagutin yung binanggit niya. Pero paano nila pinutol, mga kapatid, upang ipalitaw na nagkamali si Father Abe? Pakinggan ninyo. Kaya nga, sumagot si Michael dahil ang sugat ayon kay Parba, pag maapakan, talagang masakit. Okay. Pero, intay ka muna. Yung request niya, pagbigyan natin, pakita natin, kahit mali yung katanungan niya, ang tanong niya, yung challenge niya, ipakita mo ang Greek at Latin. Kung may nakasulat ba sa Greek at Latin, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Naku, mali. Bakit? Yung tanong mo, One Holy Apostolic Catholic Church, naku, English yan. Hahanapin mo sa Greek at Latin? Dapat, ang challenge mo, ipakita mo yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa ginagamit na Bible, may katumbas ba yun sa Latin? Ayan ang tama na challenge. Okay. Balikan natin si Father Abe Arganiosa. Napakadaming beses nang tinatanong iyang katanungan iyan. At napakahalaga para sa atin. Sapagkat pinakikita nito yung ating dangal bilang tao. Ano ba ang tao? Itong siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatapos doon yung kanyang buhay? Subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y balinaw na ipinahayag sa atin noon ang ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3, verse 6. At yan din ay pinaliwanag sa atin noon ang ating Panginoong Jesucristo dito po sa Luke chapter 20, verse 38. God is not the God of the dead, but of the living, because everyone, all are alive in Him. So, ibig sabihin may karugtong. Sandali muna, may nag-message sa atin, wala o manong, sige, sa susunod, tapusin lang muna natin itong sa FB dahil di nakapasok ang sounds, no? Ibang ginagamit kasi natin. Okay, sandali lang mga kapatid, no? Okay. So, dito, nakita ninyo na may iniwasan sila si Michael Sandoval. At ito'y tinalakay natin. Kaya nga, sinagot tayo sa kaniyang live ni programa ni Sandoval, mga kapatid. At may challenge, may hamon siya, no? Na ilatag umano yung original na Greek at Latin, kung nakasulat ba ang One Holy Catholic. Noong una, sa kaniyang YouTube channel, ito po ang kaniyang YouTube channel, pero nawala itong video na ito, tinira kasi ni Elisio. Ito talaga silang Elisio Soriano. Oh, pero merong bago na channel. Oh, grabe talaga ito sila, si Elisio Soriano, no?
tinitira si Michael Sandoval, pati ang sa akin, tinira din. Pero buti na lang, no? Na-save natin. So, noon, tinalakay at ipinakita nila ang naturang debate, mga kapatid. At yon ang ulit-ulit na pahayag nila na isang Biblia na pirated umano dahil hindi mabasa sa original, dahil ang kanilang nauna nang itinuturo yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church, di talaga yan mabasa sa Biblia. Sigurado kayo? Sigurado ba kayo? O hindi pa kayo nakakita? Halimbawa, ito po ang pahayag ng kanyang kasamang ministro. Pakinggan muna natin. Ang pangalang Iglesia Katolika Rome ay hindi matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Nang pangalang Iglesia Katolika Roma ay hindi matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Oh, so iyon ang kanilang pahayag, mga kapatid, na hindi matatagpuan umano sa banal na kasulatan. Oh, excuse me po. Sige, hanapin niyo. Kung may kopya kayo sa Confraternity Version, di po ba? Sa turo ng Iglesia, mga kapatid, basta may magamit sila na reference, gagamitin nila kahit footnote. Oh, ito po ang aklat ni Eduardo Manalo, Pandoktrina Serie 1976-77. Dito makita natin, gumagamit sila ng footnote, at ang footnote na ginagamit nila ay pinutol din nila galing sa Bibliyang ito. Ito ang mabasa natin, ito ang ginagamit nila na Bible, mga kapatid, no? Ang Bagong Tipan. Dito sila na nangunguha ng footnote. Ito ang ginagamit nila. Verbo. At ang anak ay tinawag niyang isang uring banaag ng kaisipan na nagmumula sa ama. Yun lang. Pero kung ituloy natin ang pagbasa, mga kapatid, pinatunayan kahit sa footnote ng ating Panginoong Hesus, totoong Diyos at totoong tao. Ano po ba ang kaugnayan nito? Dahil sabi ng kasama nilang ministro, wala umanong mabasa sa Biblia, una, ang One Holy Catholic. Ang pangalang Iglesia Katolika Rome ay hindi matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Oh, hindi matatagpuan sa mga banal na kasulatan ayon sa kanya. Oh, sige, Confraternity Version. Tingnan niyo, mga kapatid, kung ano ang pinatunayan sa Confraternity Version, Leviticus. Totoong Biblia ito, hindi ito peaking Biblia. This is City 3. Okay. Ito po ang ating mabasa. The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of the true temple, the One Holy Catholic Apostolic Church. Oh, sabi nila, hindi mabasa. Hindi yan comics. Oh, sabi nila, hindi mabasa umano sa Biblia, baka hindi pa nila naabot sa kanilang research. At kung naabot man, baka iniwasan lang. Okay, Confraternity Version pa rin. Oh, Confraternity Version. Daniel Kapitulo 2:44. Ito po ang ating mabasa. The kingdom of Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. Oh, sabi nila, hindi mabasa ang salitang Biblia diyan sa Bible. Noon pa, meron na kahit sa kanilang hawak
baka hindi nila nakita, o kung nakita man, baka iniwasan nila. Okay, ngayon, kung sa pagkatapos kasi sa debate namin ni Ramel Parba, mga kapatid, ay ipinalabas nila sa kanilang Net25 at ang labas sa kanilang video, okay, kung tingnan natin, para talagang yung sinasabi nilang Biblia na prenta, o ito ang kanilang ipinakita. May logo ng Net25, di po ba? O, yun ang kanilang ipinakita. Okay, pero noon na natin na ipinakita sa inyo ang binasa ng moderator at ang hawak ni Parba at ang hawak ko at ang binasa ng moderator, kitang-kita ninyo mga kapatid, iba sa ipinakita ng Net25. Oh, balikan natin ang ipinakita ng Net25. Oh, ito. Balikan natin mga kapatid ang binasa ng moderator. At hawak ko ito. Oh. So, yon ang pagkaiba mga kapatid. At ito na ang ipinakita nila, na binago nilang ipinakita nila, may pagkaiba na sa nauna nilang ipinakita sa kanilang TV ito mga kapatid. Yon ang sinabi nila na ni Sandoval na pumunta sa printing press, pinalitan. At sabi niya, sige, pakita natin muli ang pagkakaiba sa una nilang ipinakita at sa bagong ipinakita nila, no? Meron talagang pagkaiba mga kapatid. Dahil talagang nagsisikap sila na ipalitaw na ang simbahang Katoliko ay mali dahil hindi mababasa sa Biblia, ni walang salin na Biblia na mababasa ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero yung sabi ni Sandoval, ipakita mo sa Greek. Yung request niya, Greek. Sige, ipakita natin kung anong nakasulat sa Greek. Ito ang nakasulat sa Greek. Kago diso ay liguhoti so iye Petros kay ipitaw ti Petra o ikonomiso Monte Ecclesia. Yung request naman niya sa Latin. Sige, sa Latin na naman. Pakita natin sa Latin mga kapatid. Okay, ito. Et igo dico TV keto es Petros et soperam Petram edificabo Ecclesia miam et portain pirinun prebilabot adversus iam. Yun ang Latin. Pero kung sinabi mo na yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church, hanapin mo sa Latin at Greek, hindi yan mahanap dahil yung hinihingi mo English, hanapin sa Greek. Ngunit mayroong ginamit natin na ebidensya na itong halimbawa original Aramaic language na language mismo ng ating Panginoong Hesus. At ena amar nalak datu kepa we alhadi kepa ebne lete. Mayroong salin na sinasabi na itong iglesia sa Matthew 16:18, hindi po yun ang 1914 na iglesia ni Kristong tinatag ni Felix Manalo. Hindi po yun. Pinipilit ni Sandoval, wala pong iglesia ni Manalo. Wala po. Ngunit tingnan niyo sa Biblia, iglesia ni Kristo po. Panoorin niyo siya. Ayan po namin, wala pong iglesia ni Manalo. Uulitin ko, wala pong iglesia ni Manalo. Ang nasa Biblia po, o mamaya mababasa niyo sa mga talata ng Biblia, makikita niyo pala, iglesia ni Kristo. In English, Church of Christ or Iglesia de Cristo. Ano po? Walang iglesia ni Manalo. Sa Biblia, wala umanong iglesia ni Manalo. Totoo yan.
Wala sa Biblia, totoo. Wala talaga sa Biblia. Totoo iglesia ni Kristo. Dahil ang iglesia ni Manalo, yung inaniban mo. Si Manalo ang nagtatag. Bakit? Oh, i-google mo nga. Aha, paki-google. Baka magpetisyon kayo sa Google. I-google nyo. Sino ang founder ng iglesia ni Kristo ang inaniban mo? Bakit tayo gumagamit, mga kapatid, ng ibang salin? Eh, kahit ang iglesia ni Kristo may turo sila, bakit kailangan gumamit ng iba't ibang salin? Ito po, mga kapatid, ating gamitin kanilang God's message sa John 2004 sa pahina 3. Ito po ang ating mabasa. All translation involves interpretation. Interpretation, of course, involves the influence of theology. There are times when it is necessary to choose the version that is cannot only easier to comprehend, but most of all renders the precise meaning. Yun pala, bakit kailangan gumamit ng iba't iba? Kaya nga, ang sabi ng Pasugo Magazine, all translation involves interpretation. Kaya merong mga translation, ibig sabihin merong mga salin, ang iba sa footnote, at ang iba naman sa paraphrase, kahit protestante, na ang sabi ay ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, tinatawag na Catholic Church. Oh. So, sandali muna. Oh, ito. Basahin natin itong isang salin ng protestante, mga kapatid, no? Isang salin ng protestante. Oh. Although sa original Greek Bible, John, itong John chapter 10 verse 16, inaangkin din ito sa iglesia. Inaangkin din nila ito. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na kung ang batayan natin, baka sasabihin nila, eh hindi yan totoong Biblia. Oh. Itong Protestant na translation na paraphrase on the New Testament, kahit pa sa original Greek Bible iba, pero sa paraphrase pinatunayan kung anong iglesia ito. Ano po ba ang nakasulat sa dyan? Kaya mali ang sabi ng mga ministro ni Manalo na wala talagang mabasa sa Biblia. Okay, pakinggan natin. Oh, yeah. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Oh, mali ang sinabi nila na walang mabasa talaga. No. Meron. Kahit sa ibang confraternity, mga kapatid. Pero ito lang ang kanilang paulit-ulit na ginawang propaganda na may pandaraya umano sa naganap na debate. Pero alam nyo ba, mga kapatid, nga sa naganap na debate, merong hindi nila gustong matalakay sana. Ano? Alam nyo ba? May ginamit si Ramil Parba na aklat ng Katoliko, mga kapatid, na pinatunayan ayon sa aklat Katoliko umano na nagsimula ang simbahang Katoliko nang si Lucifer ay nagrebelde. Anong aklat 'yon?
Kung pansinin niyo mga kapatid, sa debate, di na babasahin kung anong pahina, anong pamagat ng aklat. Bakit? Dahil baka mapaghandaan sa sunod na debate. Pakinggan ninyo si Parba. O anong tawag niya nito? Ha? Okay, ito. So, yun ang ginamit niya mga kapatid. The remote beginning. Balik natin si Parba. Paano niya ginamit ang naturang aklat? Money must be mine. The Roman that to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yun si Satanas, flung against the skies in the fire of remote. Mag-ingat kayo mga kapatid sa marketing strategy nila. Chinap-chap na naman ang aklat. Paano natin sinasabi na chinap-chap at pinotol? Abay, nang paulit-ulit na ginamit ni Parba, nabasa niya ang di dapat niya basahin. Pakinggan ninyo. Ito, nabasa niya ang di niya dapat basahin nang ibinigay ng kanilang division minister sa Tagbilaran ang naturang aklat. May karugtong pala. It is not altogether fantastic to say. Tuloy natin. So kaya mag-ingat mga kapatid sa ganyang market strategy nila, ha? Pinotol, meron, it is not, ha? Fantastic to say. Hindi ito kabuuan, kamanghang-manghang sabihin. Meron palang karugtong diyan. At yung ginagamit nila mga kapatid, ito, ha? Ang pamagat, how did the Catholic Church start by Daniel Lord, isang paring Heswita. Sa pahina 35 yan, hindi nila binasa kung anong pahina at hindi din binasa nila kung ano ang pamagat sa naturang aklat. Pero ito ang nakasulat. So the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Kaya ang konklusyon, hindi nagsimula kay Kristo. May karugtong yan. Ha? Ang karugtong nito, nagsimula ito sa Old Testament pa. Yun ang karugtong. Basahin niyo, pakita niyo ang pahina. Challenge ko sa kay Michael Sandoval. Yung nasa pahina 35 yan. Pakita niyo ang pahina. Anong karugtong? Di po ba? Ang konteksto sa naturang aklat na palaging ginagamit ninyo pag may public debate. So, the Catholic Church did not start with Jesus Christ. Tama! Anong konteks? Nagsimula ito sa Old Testament pa. At ituloy, he did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, he fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Yun ang karugtong. Pero tingnan natin kung ano ang sinabi sa naturang aklat pa.
na palagi nilang ginagamit. Mag-ingat kayo mga kapatid, ha? Ito ang palagi nilang ginagamit, lalo na sa public debate, ha? Ito, tuloy natin. Christ is the founder of the Catholic Church, yet he did not so much more than merely invent in a new form of religion. Yan pala. Oh, so yung binasa sa debate namin ni Parba na iginiit niya na ang mastermind umano ng simbahang Katoliko, mga kapatid, boy, yung binasa niya na sabi niya noong binasa niya, the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flank against heaven's sky. Ipakita natin, ha? Ipakita natin, ha? Paano nila pinutol, chinap-chap, mga kapatid, ang naturang aklat. O, sige, ha? Pakita natin. O, ito. O, ito ang nabasa ni Parba. O, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. Yun lang. Pero kung ituloy natin, may pinutol siya yung hindi ito kabuoang kamangha-manghang sabihin. At ituloy natin, mga kapatid, ang nakasulat sa naturang dahil, sabi niya, ito ang mastermind. Oh, so ano ang karugtong? Yun ang karugtong. So in the all-seeing mind of God, at the very first instant of God's great decision was the ultimate plan for an instrument of man's guidance and salvation. The Church of God, the Catholic Church. Yun pala ang karugtong. Yun pala ang karugtong. So ngayon, baka maglundag-lundag na naman si Michael Sandoval, hindi nabasa sa original Greek. Bakit? Yung Ecclesia Catholis, mga kapatid, sa original Greek, Acts chapter 9 verse 31, he mean on Ecclesia Catholis, tis Judaeas kay Galileas kay Samarias, erenene kenienoi kumonovine. Nasa original Greek yan. Pero, kung sabihin nila, nagtuturo kayong mga depensor, mga CFD, nang kasinungalingan dahil ang turo niyo hindi mabasa sa Biblia kahit sa original na Greek Bible o kaya sa Latin. Excuse me po, bakit? Una, tandaan natin, mga kapatid, ha, na sila, pag tayo'y gumagamit ng history, sabihin nila, abay, history, hindi Biblia. May nakasulat sa history, pero wala sa Biblia. Dapat nasa Biblia. O, sige nga. Anong turo niyo tungkol sa simbahang Katoliko? Sabi ni Michael Sandoval, ang ating iglesia, ang pangalan o mano nito, hindi papasa. Okay. Tingnan natin ang Pasugo Magasene niyo. Ha? Pasubo. Pasugo pala. Akala ko pasubo. O, eto. O. God's Message, January-Marso 1995, sa pahina 5. Ito ang mabasa. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Ito ang binasa ni Father Darwin during the public debate. Ha? Anong sabi?
Kayo ang nagsabi niyan. Kayo ang naglathala sa naturang pasugo. The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Ang Iglesia ni Cristo ganap naging Catholic na simbahan. Oh, ngayon. Sige. Pag hindi kayo sa history, gusto niyo ng history, Biblia lang. Oh, Biblia. Tanong, saan po ba natin mabasa sa Biblia na may nakasulat, "The Church of Christ has totally become the Catholic Church"? Saan? Saan ba? Oh, anong salin ng Biblia na ito? Mabasa natin ang nakasulat sa inyong God's message. God's message ito, ha? Na the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Oh. Ano na talata sa Biblia mabasa natin na ang Church of Christ has totally become the Catholic Church? Sige. Sigurado ako, ni usang sali ng Biblia, wala kayong maipakita. Dahil pag may maipakita kayo, eh nako, lalong lulubog ang argumento niyo. Ha? Oh. Okay. Dahil ito'y malinaw na pag-amin sa nalathala ninyo na yung Church of Christ pala ay hindi yung tumutukoy sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Yung Church of Christ pala, yun ang sinabi sa pasugo ninyo, "The Church of Christ has totally become the Catholic Church." Okay. Saang history na naman? Okay. Tapos sa Biblia, history na naman tayo. Anong history, pamagat na mabasa ang sinasabing "The Church of Christ has totally become the Catholic Church"? Meron ba? Wala. Pero ito'y malinaw na pag-angkinila na ang Church of Christ ay ganap naging Katoliko, hindi ang iglesyang tatag ni Felix Manalo sa 1914. Dahil yung kahit nakapangalan man yan, mga kapatid, hindi ibig sabihin na yun na ang totoo. Okay. Sinagot lang natin ang matagal na nilang tuligsa. Kung sabi ni kapatid na Michael Sandoval, nabuo umano ang kaniyang program dahil sinagot niyang mga nagtuligsa sa pananampalataya ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Tandaan niyo, hindi pa kami nagsimula, matagal na ninyong ginagamit ang mga aklat Katoliko at pinuputol-putol tulad sa ipinakita ko. At dagdagan pa natin yan, mga kapatid, dahil sabi ni Sandoval, dapat umano, di nahaharap ng mga tao. Kaya nagtaka tayo, bakit nakaharap pa sila hanggang ngayon? Okay, tuloy natin. Ito ang pahayag niya. Kumusta na po kayo, mga kapatid, at sa lahat po maging ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na naaabot nitong aking programa. Ito po ay para sa kapakanan ng mga nagtatanong sa amin anong aming tugon. Oh, so yun ang kapakanan umano sa programa niya sa mga nagtatanong. At ito naman programa namin, para naman ito sa kapakanan sa mga kapatid natin na naliligaw at yung mga nagtatanong tungkol sa matagal na ninyong atake gamit ang mga aklat ng simbahang Katoliko. Tuloy natin siya. Ang mga walang sawang naninira sa Iglesia ni Cristo. Oo, walang sawa o manong naninira sa Iglesia ni Cristo. Tandaan niyo, nang natataga ang Iglesia ni Cristo 1914, wala pang CFD noon, pero palagi na silang nagtuligsa, lalo na yung founder nila na si Felix Manalo, sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Kaya naganap ito, paano at ano ang kanilang mga marketing strategy. Alam nyo ba, mga kapatid, nauna natin, ito, dahil may challenge
Sinagot ko na yung challenge ni Sandoval. Lalo na kung yung challenge niya na sa susunod magsagawa ng grand debate at siya ang haharap, sasagutin natin ang kanyang challenge. Okay, ito, may challenge ako sa kan Sandoval. Sa mga programa ninyo, sa mga programa ninyo sa TV, gumagamit kayo ng mga aklat Katoliko. Yeah. Okay. Ito. Aklat Katoliko. Pinakita ko sa inyo ang aking Birheng Maria. Paano nyo ito ginamit? Ito ang ipinakita nyo sa inyong TV screen. Pero nagtaka lang tayo mga kapatid. Bakit umabot sila sa page 63 sa binasa ni Libag na ito naman ang kanilang ipinakita na ang pahina nito ay hanggang pahina 18 lang. Wala nang karugtong. Pakinggan ninyo. Ito po'y kinopya din ni Elisio Soriano. Kung ano ang paraan ng Iglesia ni Cristo Tatag de Felix Manalo nagtuligsa sa pananampalataya ng simbahan Katoliko, kinopya din. Sinabi ni Michael Sandoval, kinopya ni Dadlang Gingging. Okay, tuloy natin. Pakinggan ninyo. Libag mga kapatid na kasama niyang ministro, gumagamit sila ng aklat. Meron akong challenge din. Sige, dahil sabi ni Sandoval, yung Mandaraya dapat hindi na yun haharap sa mga tao. Sige, sa programa mo pakita mo ang aklat na ito na hawak, hawak mo na my page 63. Ito ha, batay sa ipinakita ninyo sa TV screen. Pakinggan muna natin mga kapatid. Sila si Libag. Ito po ang pahayag ni Libag. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang... Excuse me po, di po ba nakita ninyo kung anong aklat ang ipinakita ni Libag? Ito po, ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan. At ano umano ang nakasulat? Sulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanas ang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Okay, yon ang pahayag na binasa umano ni Libag na ministro ni Felix Manalo, na batay sa aklat na ito, ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan, mga kapatid, merong pahina 63. Pahina 63. At ayon sa pahina 63, ang mahal na Birhen Maria umano, abay, Diyos ng awa, kaya challenge natin. Ako naman, mabigay din ako ng challenge dahil ayon sa iyo, yung mga... Ay, dapat hindi yan haharap sa mga tao. Sige, ipakita mo sa live mo, hawak-hawak mo ang aklat na ito. At ipakita mo na habang hawak mo ang aklat na ito, merong pahina 63. Balikan natin si Libag, ha? Okay, ito. Nakahihigit daw sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan ni Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika. Okay, pansinin nyo mga kapatid, ang aklat na hinawakan ni Libag iba sa kaniyang ipinakita sa TV screen. Ito'y kulay puti. Ang hawak niya ay kulay brown. Mas malaki pa kay dito. Okay, manipis lang pero brown. Mas malaki. Balik natin, ha, ito. Bakit ang Maria na kinikilala po ng... Yun. Diba? Napansin nyo ba ang aklat na kanyang hawak? Bakit gusto kong ipapansin sa inyo ang naturang aklat? Dahil sa iba naman nilang programa, alam nyo ba,
sa iban lang programa. Ipinakita nila ang aklat na ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan, pero hindi ito makapal. Luma at makapal. Mabaya. Balikan muna natin si Libag. Sa Katolika ay ayon sa binasa ay higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman. Kita niyo ha? Ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan ni Flores Alejandro Maynehel Obstat ni Artemio Casas at Imprimator ni Jovellanos, mga kapatid. Kita? Itong hawak ko. Kitang-kita ninyo. Yon, umano, ang ginamit nilang pinagbatayan na may pahina 63. Mag-challenge din ako. Pakita mo, hawak mo ang aklat na ito. Pakita mo na may pahina 63. Tuloy natin si Libag. Nakasulat, mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng ibig. Binasa lang umano nila ang aklat, mga kapatid. At ang aklat na ito ay ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan. Kaya nga, challenge natin sa kanila. Tulad sa challenge natin ni Dalagingging, no? Pakita ninyo ang aklat na ito. Ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan, videohan niyo. Meron bang pahina 63? Kayo talaga, ha? Tuloy natin, mga kapatid. Kitang-kita, no? Di ba? Pansinin niyo mabuti. Ang hawak ni Libag, di ba? Yan, kulay brown. Ang ipinakita, mas malaki kaysa hinahawakan ko ngayon na ipinakita nila sa TV screen na ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan, mga kapatid. Pansinin niyo. Di ba? Ibang-iba talaga. Ngayon, tignan niyo mabuti ang naturang aklat. Habang sa 25 na naman, ipinakita nila ang aklat umano na ang aking Birheng Mariyang tagapamagitan na opisyal umano nating mga Katoliko. Anong hitsura sa naturang aklat? Ito. Napansin niyo? Nakita niyo ba? Ito umano, mga kapatid, ang aklat ng aking Birheng, di ba makapal? Lumang-luma, makapal. Pero bakit yung ipinakita ni Libag na nakita niyo naman, ito, iba sa ipinakita ng kanyang kasama. Iba rin ang hawak ni Libag at sa ipinakita ng screen. Iba rin ang aklat at makapal na ang aking Birheng Maria na ipinakita nila kaysa ipinakita sa screen. Di ba? Kitams? Pansinin niyo, mga kapatid, ang pagkakaiba. Ito ang aking Birheng Maria. At talagang ipinakita nila upang magiging epektibo ang kanilang marketing strategy na nakasulat talaga sa aklat na ito at may pahina 63, mga kapatid. Parang di yata napansin. Ang matagal na ninyong ginagawa gamit ang mga aklat ng simbahang Katoliko, lalo na sa mga public debate, mga kapatid. Kaya yung sinabi ni Michael Sandoval na hindi umano papasa
ang ating simbahang Katoliko, nakuha, tingnan natin kung ang kaniyang inaaniban kung saan siya naging ministro papasaba. Bakit? Una, ayon sa kanilang pasugo magasin, oh, tingnan niyo ang pasugo magasin. Trolle Roman 16:16 refers to the First Church of Christ. Oh, anong sabi sa kanilang pasugo magasin? Sa totoo, ang Roma 16:16, ito'y tumutukoy sa unang iglesia ni Kristo. Unang iglesia ni Kristo. Ibig ba sabihin, mga kapatid, dahil may iglesia ni Kristo na nakasulat sa Roma 16:16, ang ibig bang sabihin, yun na ang iglesia na lumitaw sa 1914? Wala bang nakasulat sa Pasugo Magasin ninyo na may lilitaw na tinatawag na Antikristo sa taong 1914? O sige, Pasugo Magasin, 1951, pahina 26. Di po ba may nakasulat ang Antikristo sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsipara itong mga Antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Oh, sino po ba ang nagsiparito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, lalo na sa 1914 punta Santa Ana, Manila? Kaya hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapangalan ng simbahan na iglesia ni Kristo ay totoo na. Bakit? Tingnan natin papasaba. Pasok ang magasin, 1956, pahina 25. Ito po ang nakasulat, Benjamin Santiago. Dito sa Pilipinas ay may nagpapanggap na iglesia ni Kristo. Ngunit sa katotohanan ay hindi ito ang tunay na pangalan ng kaniyang iglesia. Abo, may nagpapanggap lang umano, pero hindi yan ang tunay na pangalan ng iglesia. Bakit? O sige, kapatid na Michael Sandoval, sagutin mo ito. Diba, sabi mo, ang iglesia niyo ang papasa dahil sa Roma 16:16? Eh, totoo ba? Tingnan natin eh. Tingnan natin. Pasugo, Nobyembre 1951, pahina 9, pahina 4. Ito ang nakasulat. Ang iglesia ni Crisvo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao at sa Diyos. Pansinin niyo, mga kapatid, ano po bang nakasulat? Iglesia ni Crisvo. Sino ba si Crisvo? Ha? Ay, tingnan niyo ang pasugo ninyo. Tingnan niyo. O, kaya sasabihin nila, papasa ang kanilang pangalan, mga kapatid. Ha? Papasa umano ang kanilang pangalan. Pero, iglesia ni Crisvo pala. Ha? Okay. Kaya, balikan natin. Dahil, ayon sa Pasugo Magasin, Marso-Abril 1992, mga kapatid, pahina 22, eh napakalinaw naman, the Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church. Oh, di ba? Eh, paulit-ulit na sinabi. Ngayon, kung hindi kayo gumagamit ng history sa pagpatunay nyo, dapat Biblia lang. Saan po ba mabasa sa Biblia the Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church? Ha? Saan? Oh, di ba? Dapat nasa Biblia. Kung patunayan, dahil pag wala, abay, hindi mabasa. Balikan natin si kasama nila, Sandoval din. Oh. Si Maria Rao ay... Oh, sandali muna. Si Libag yun. Oh, itong pahayag ng kanilang kasama na hindi umano mababasa sa Biblia, ang salitang Biblia, mga kapatid.
Tingnan natin. No. Kung hindi mababasa, papasukin natin ngayon si kapatid na Kabornok. O, Kabornok. Ah, sandali muna. O, ito ang kanilang paulit-ulit na turo. Kasi pangalang Iglesia Katolika Roma ay hindi matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Oh, so, hindi umano matatagpuan sa banal na kasulatan. Totoo ba na hindi matatagpuan sa banal na kasulatan? Balik natin si Kabornok. Tandaan ninyo, babasahin natin muli yung nasa dating Vulgate sa Romans chapter 16 verse 23, mga kapatid. Ito po yung nakasulat sa Latin Vulgate. Salutat vos cahus, hospes meus, et universa ecclesia. Yan po, nabasa na po natin ng mga nakaraang episode ito. At yung universa meaning universal sa English. Yan po. Yan po'y Catholic. Okay. Sige. Isa pa nga, itong Acts chapter 5 verse 11 ng Latin Vulgate Bible. Babasahin natin po. En factus est Timor Magnus in universa ecclesia. Napakaklaro po. Ayan na naman. Universa ecclesia. Meaning, Iglesia Katolika o Universal Church. Ayan. Napakaklaro mga kababayan. Ngayon, ibig sabihin pala, nasa Latin Vulgate Bible. Okay. Ngayon ang tanong, bakit ba tinawag na universal o Catholic? Bakit kaya? Una sa lahat, ito po'y utos ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin natin itong Matthew chapter 28 verse 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napakaklaro po siyang nakasulat. All the nations. Gagawa ka ng disciples sa lahat ng mga bansa. Yung all the nations dito, as you have noticed, ano ba ito? Sige. Try nating basahin itong The Fathers of the Church na commentary on Matthew ni St. Jerome. Babasahin natin sa pahina 327. Ganito po ang nakasulat. Go therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. First, they teach all nations. Napakaklaro po. Una, yung ginawa nila, they teach all nations. Nagturo sila. Saan? Sa all nations, sa lahat ng mga bansa. Ngayon, titingnan natin. Make disciples of all the nations. Yung all the nations po, paano yun? Catholic. Universal. Napakaklaro po, mga kababayan. Make disciples of Catholics. Yan po. It's very clear now. Yan po yung una. Utos ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, pangalawa, ito po'y bahay ng Diyos. Ito pong Catholic Church ay tumutukoy po sa bahay ng Diyos. Babasahin natin itong Marcos 11:17 sa New King James Version. Ganito po ang nakasulat. Then he taught, saying to them, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations? Napakaklaro po. Ang bahay, ano po yung tatawagin doon sa bahay? A house of prayer for all nations. Napakaklaro mga kababayan. Bahay ng pananangin ng lahat ng mga bansa. Yan po ang nakasulat sa Mark 11:7. Ngayon mga kapatid, tandaan natin, the house of God na tinutukoy dito is called the house of prayer for all nations. Ano ba yung all the nations? Di ba Catholic yun? So, house of God is also called the house of prayer for Catholics. Napakaklaro po mga kababayan. Ngayon, sa 1 Timoteo 3:15, ano po ba yung house of God na ito? Ito, babasahin natin. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Napakaklaro mga kababayan, the church of the living God, yan po yung iglesia ng Diyos na buhay, yan po mga kapatid, yung house of God, which is the Catholic Church mga kababayan, the house of God, the church of the living God, which is the pillar and ground of truth. Yan po ay
yung House of Prayer for Catholics. Napakaklaro po, mga kababayan. Ngayon, babasahin naman natin kung nasa Biblia ba talaga yung Catholic Church. Ito po, sa Acts chapter 9 verse 31. Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. Napakaklaro po, mga kababayan. Yung churches throughout all. Ito po, sa Greek, ano po yun? Ito po, sa Greek text, Ecclesia Katholes. Napakaklaro po, mga kababayan. Yan po'y Catholic Church. Napakaklaro na yan, mga kababayan, ha? Okay. Ngayon, babasahin naman natin itong paraphrase on the New Testament na isinulat ni Richard Baxter. Noong nakaraang episode, napatunayan na po natin na isa po itong Biblia Protestante. Ngayon, babasahin natin ang paraphrase on the New Testament Bible ni Richard Baxter sa kanyang Romans 11:32. Nabasa na po natin noong nakaraan na meron pong Catholic Church. For God in justice and wisdom hath for a time left the main body of the Jews in unbelief, as formerly he did the Gentiles, that in his time he might in mercy call in the main body of them into the Catholic Church as he hath done you. Napakaklaro po, nasa Romans 11:32, paraphrase on the New Testament Bible. O, isa na namang talata, John 10:16 po. Sinabi po natin Panginoong Jesucristo, in the paraphrase, ganito po ang nakasulat, and besides the Jews, I have a chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Napakaklaro po, mga kababayan. Meron po Biblia Protestante na nakasulat ang salitang Catholic Church. Salamat ka, Burnok. Meron talaga. Ay, kaya mali ang sabi nila na hindi mabasa kahit anong salin, mga kapatid. Pero ang tanong, yung iglesia ni Crispo, saan? Ulitin natin, ha? Baka sasabihin nila, tayo naman ang nagpa-imprinta sa naturang pasugo at ginawa nating Crispo. Okay? Tingnan natin, saan na ba yun si Crispo? Crispo, saan ka na? Ito na si Crispo. Ito. Ang iglesia ni Crispo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ngayon, papasaba ito si Crispo? Ha? Hindi naman, mga kapatid, na pangungutya lang sa kanila, kundi sinagot lang natin batay mismo sa kanilang pasugo, no? Na hindi naman ibig sabihin na kapangalan ng ating Panginoon Jesucristo ay totoo na. Bakit? Aboy, sa pasugo nila, napakalinaw po kung sino ang nagtatag. Sino ang founder? Sino po ba ang founder? Sige, ito. Itong pasugo lang to. Dami pang pasugo dito. Ito, napin nyo. Pasugo, September 1997, pahina 15. Ito ang makasulat. After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, and prosperity under Brother Iranio. Sa panahon pa ito kay Iranio. Pero ano po ba mapansin? Sa September 1997, pahina 15, after the death of the founder. Ngayon, mga kapatid, alam nyo ba na meron kayong pasugo magasin na pinatunayan ninyo? Ano po ba ang pinatunayan nyo? Pinatunayan ninyo na ano ang katunayan na ang iglesia ay hindi at walang kaugnayan umano sa ating Panginoon Jesucristo. May pasugo kayo. Anong sabi?
ang katunayan na ang iglesia ay walang kaugnayan kay Kristo dahil ito'y narehistro sa SEC, Securities and Exchange Commission. Tanong, kayo, narehistro ba kayo at nakalagay ba sa SEC registration Quelos Fundadores de Esta Asociación? Felix Manalo. Pakinggan muna natin bago tayo magtapos si Michael Sandoval dahil yun ang ginamit niya, SEC registration, upang patunayan din na si Elisio Soriano obay rehistrado sa SEC ang kanilang grupo. Pakinggan natin. Kababayan, nagparehistro ito si Very Bad Eddie alias Dalagimbing nung tinatawag niyang reliyong Bayan ng Katotohanan. Isa yan sa reliyon na kanyang ipinarehistro. Yan po, nasa SEC. Securities and Exchange Commission. Bayan ng Katotohanan. Yun ang paborito niya, dulo. Bayan ng Katotohanan, Incorporated. Bayan ng Katotohanan, Incorporated. Yan po yung 1993. Pagdating noong 1995, nagparehistro na naman ng panibago, nagpalit. Kaya tama yung Sentro Dile. Apalit. Kasi papalit-palit ng kaya tama yung Sentro Dile. Apalit. Kasi papalit-palit ng kaya tama. So, yun ang ginamit ni Michael Sandoval na rehistrado ang kanilang grupo sa Securities and Exchange Commission, no? Ang members of the Church of God International. Pero kahit ang iglesyang inaliban ni Sandoval, abay, nasa SEC din. Pakinggan natin sa kaborno. Sa SEC, patitignan natin. Sige nga. O, may nahanap kami. Ito, nahanap namin. Mula po sa Securities and Exchange Commission. Ayan, ha, ipapakita namin sa inyo. Ito. Yung pangalan po nila as of 2008, ay Iglesia ni Cristo, tapos may parenthesis, Church of Christ. Yan po ang ipinarehistro nila sa Securities and Exchange Commission. At ito po, ato babasahin ko ha, this is to certify that the amended articles of incorporation, ayan o, incorporated din pala kayo. Palpak talaga itong si Mr. Michael Sandoval. Hindi niya binabasa yung kanilang SEC registration. Ay, naku naman. Ito si Mr. Michael. Panay puna sa kabila. Eh, silalin pala. Palpak. Ayan o. Oh, ayan o. Ito ha. Papalit-palit daw ng pangalan ang Members Church of God International. Ito, babasahin ko sa inyo. Ito yung nakasulat ha. Copy annexed, adopted by the said Iglesia ni Cristo, Church of Christ, formerly, ha, ito ha, formerly Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Eh, bakit sa logo nyo walang Church of Christ? Bakit Iglesia ni Cristo yung nakalagay? Palpak talaga kayo, ha? Eh, kayo talaga, namumuna kayo. Kayo rin pala! Nako, ito pang isa, ha? Oh, ito. Ito, ha? Nag-file kasi ng letter of appointment si Eduardo Manalo nung namatay po yung kanyang ama na si Eranio Manalo na magiging executive minister. Ano po yung kanilang ini-file sa SEC? Ito ha, papakita natin. This is to certify that the copy of the affidavit of accession to office of Eduardo V. Manalo as the executive minister of, ano daw, Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Yan po yung ipinarehistro ng mga INC na ito. Ha? Ito pa. Ito, ha? Babasahin natin yung amended bylaws ng Iglesia ni Cristo. Ayan, ha? Sa section 1, yung kanilang ipinarehistro noong 2008, as of April 2007, ito po, the name of this non-profit religious corporation shall be, ito nga, yung pangalan, Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Ano daw sila? Non-profit religious corporation. Ha? Eh, alam nyo na, ibig sabihin, noong 2008 hanggang ngayon po, yung kanilang ipinarehistro, Iglesia ni Cristo, at saka meron pa yung parenthesis, Church of Christ. So, nakikita ninyo, basta may Iglesia ni Cristo. At yung Cristo na tinutukoy, Big C. Ha?
sipo yung Kristo, yung sa Kristo, sipo yung first letter po. Oh, ayan ha. Oh, ito pa. Ito pang maganda. Ipinarehistro po ni Felix Manalo noon, ha. Babasahin natin. Sa Amerika, ha, ito. Babasahin namin sa inyo. Hindi po big C na Kristo. Yung ipinarehistro, big K na Kristo. Yan o, Iglesia ni Kristo, big letter K. Ayan mga kababayan, oh. Naku, ilang pangalan na ngayon? Tatlo na. Yung una, Iglesia ni big letter K, Kristo. Pangalawa, itong nakita natin kanina, yung formerly, ha, yung formerly, Church of Christ or Iglesia ni Kristo. Yung Kristo, big C. Ayan, ha. Tapos ngayong 2008 hanggang ngayon, Iglesia ni Kristo, parenthesis, Church of Christ. O sino ngayon hindi nagpapalit-palit? O si Mr. Michael Sandoval, makapuna to sa kabila. Parang sila hindi daw ganun papalit-palit. Pareha din kayo. Mga palpak! Nako naman. Ito talagang si Kabornok, ha? Gustong makita na ni Sinetang mukha mo, Kabornok. Salamat po, Kabornok. Bueno, mga kapatid, maraming salamat po sa pagsubaybay. Hindi po natin layunin ang saktan damdamin ng ating mga mahal na kapatid. Ngunit, ating pinakita lang, sinagot lang natin sila. Eh, matagal na nilang ginagawa yung pag-chap-chap sa mga pahayag ng ating mga kaparian, lalo na kay Father Abby Arganiosa. At yung paggamit sa mga aklat katoliko, ating sinagot sila punto por punto. Di po layunin natin na saktan ang damdamin. Sana sa pamamagitan nito ay magiging gabay sa mga kapatid natin na patuloy pang nagsusuri sa totoong iglesia na talagang tatag ng ating Panginoon Jesucristo at hindi tatag ng tao na kahit sa pasugok magasin nila ay nakasulat that the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Saan kayo aanib sa nakasulat sa pasugok magasin na ang Iglesia ni Kristo'y ganap naging Iglesia Katolika o sa Iglesia ni Crisbo? Ha? Kayo, mga kapatid, dapat buksan niyo ang isipan dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero delikado pang madaya tayo sa relihiyon dahil nanganganib po ang ating kaluluwa. Maraming salamat sa lahat na mga kapatid natin nagsubaybay. Itong iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, hanggang